Sa isang malamig, mabagyong gabi, bumuhos ang malakas na ulan, at umalingaw-ngaw ang kulog sa mga tiwangwang na lansangan. Ang maliwanag na neon sign ng 24/7 convenience store, ang 7-Eleven, ay kumikislap ng hindi maganda, na nagbigay ng nakakatakot na anino sa semento na basang-basa ng ulan. Sa loob ng tindahan, humikab si Mark, ang late-night clerk, habang nearly stock ang mga istante. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Hindi sigurado kung ito ay ang malamig na hangin mula sa sirang aircon o iba pa. Ang madilim na tindahan ay tila mas nakakatakot kaysa sa karaniwan. At siya ay nagkaroon ng nakakabagabag na pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Habang papunta si Mark sa cash register, napansin niya na ang mga security camera ay nagpapakita ng kakaibang distortion, na parang may nakikialam sa kanila. Kinakabahan niya itong inalis bilang isang technical na glitch at sinubukang mag-focus sa kanyang trabaho. Isang mahinang gulong ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng tindahan, at natigilan si Mark. Idinikit niya ang kanyang mga tenga upang makinig ngunit wala siyang maisip na salita. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang gulugod, ngunit naisip niya na baka ang hangin na umaalulong sa labas o ang kanyang imahinasyon lamang ang naglalaro sa kanya. Biglang nagsimulang kumikislap ang mga ilaw ng tindahan, na naglubog sa 7-Eleven sa kadiliman ng ilang segundo bago muling nabuhay. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark, at sinubukan niyang tawagan ang kanyang manager, ngunit walang signal ang kanyang telepono. Habang lumilingon siya, nakita ni Mark ang mga kakaibang figure na gumagalaw sa anino. Sa gilid lang ng kanyang paningin, nagsimula ang gulat, at nagpa siya siyang umalis sa tindahan, sa pag-aakalang ito ay isang kalokohan o isang mapanganib na sitwasyon. Ngunit habang inaabot niya ang doorknob, hindi na tinagang pasukan ng tindahan. Parang may invisible force na pumipigil sa kanya na nakulong sa loob. Hinampas niya ang salamin, sumisigaw ng tulong. Ngunit nilunod ng ulan at kulog ang kanyang mga iyak. Nabalot ng desperasyon si Mark nang mapagtanto niyang nakulong siya sa isang masamang bagay. Ang mga istante ay nagsimulang kumalansing. At ang mga produkto ay lumipad mula sa kanila, na nabasag sa sahig. Ang mga lata ay gamulong at bumagsak, na parang ginalaw ng hindi nakikitang mga kamay. Nakita ni Mark ang mga makamulto na mga aparisyon na nagkatawang tao sa mga pasilyo, mapatla ang mga mukha at mapupungay na mga mata na nakatingin sa kanya. Punong-puno ng hangin ang nakakabigla nilang mga helanghing, na nagpalamig sa kanya sa takot. Alam niya noon na siya ay natitisod sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. Galit na galit, naghanap siya ng daan palabas at nakita niya ang pinto sa likod. Sa nanginginig na mga kamay, inabot niya ang hawakan, buti na lang nakalock ito mula sa loob. Imposible naman. Nakaramdam ng malamig na hininga sa kanyang leeg, dahan-dahang lumingon si Mark. Sa kanyang takot, hinarap niya ang isang figure na may lumulubog na mga mata at isang baluktot ng ngiti, isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Umabot sa sukdulan ng takot ni Mark nang mapagtanto niyang hindi ordinaryong tindahan ang 7-Eleven na ito. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga nawawalang kaluluwa. Isang lugar na isinumpa ng isang trahedya na nakaraan. Mula noong gabing iyon, sinasabi ng mga taga-aron na ang 7-Eleven na tindahan ay pinagmumultuhan. At pinakamahusay na iwasan ito pagkatapos ng dilim. Ang alamat ng pagtatagpo ni Mark ay kumalat, at ang tindahan ay nanatiling isang kinatatakutang lugar. Magpakailanman na pinagmumultuhan ng mga kakilakilabot na nakatago sa loob ng mga dingding nito.